bago naman po mag-umpisa si Plantita Joy sa mga trabaho niya naman. Ayan, ang daming trabaho. Ayan, hindi nawawala yung trabaho, ay kailangan ko po muna magluto talaga. Kasi yung trabaho ko ay kailangan matapos ko. At eto nga po, 5 pa lang dito, madilim pa. Tinitingnan ko yung malunggay ko kung mayroon pang makuha. Kasi sabi ko, gataan ko at sahogan ko lang nung sibubog. Ayan, kasi nung isang araw naman ay sinabawan. Kaya ngayon naman ay ginataan. Pero ayan, hello mga plantita plantita. Good morning. Good day po sa inyong lahat. At ayan, si Plantita Joy po ay ang dami lang laging dapat gawin dito sa garden. Pero syempre, kailangan kong siguraduhin yung pagkain para anytime ay kakain na lang. Pero ayan, bago po si Plantita Joy magpatuloy, syempre ay welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan mga plantita-plantita, doon ako kumuha kay tatay na malunggay. Kasi yung malunggay ko ay mataas masyado kahit gumamit ako ng hagdanan. Hindi ko pa maabot, kailangan putulin na yung sanga kasi mataas na po. Samantalang yan ay naabot ko lang. Ayan, kailangan na munang magluto. Para din sure. Kape po pala tayo mga plantita-plantita. Ayun, pag naghihimay po ako nito ng malunggay, hindi ko po yun yung iniis-isa yung dahon. Mga ganituhan lang, mabilisan lang. Ayun, hindi naman po kami maselan sa Yung, ang iba kasi talaga, gusto nila yung wala talagang makasamang tangkay. Kaya ayan, iniisa-isa talaga yung dahon. Pero ayan, ganyan lang. Kasi hindi naman matigas ang nito, yung mga tangkay-tangkay ng maliliit eh. Madami ito mga plantito-plantita kasi ito ay ulam na namin ni Matmat ngayong almusal, tanghalian, sa kahaponan. Ayan, tipid po kami masyado ni Matmat. At saka tipid na din sa gas. Ayan, pag nagugulay po ako, ayan, tatlong kainan na po yan. Kasi napakahilig ko po sa gulay. Kailangan mahilig sa gulay para malakas. At saka ito po talaga yung mga paborito, mga gulay. Kasi syempre naman po, batid naman natin na healthy ito. At saka ito yung kinalakihan ko din, nakasanayan ko din. Tapos yung panggata natin dito mga plantito-plantita ay yung pinalawan kong nyog nung pizza dough nung April 2. Yung kahoy kasi na may tulis, ang tawag po kasi niyan dito sa amin ay palawan. Palawan po yun. At pag yung ganun naman ay palawan. Ayan, palawan mo ngayon ang nyog. Ibig sabihin po, balata na yung nyog doon sa palawan. Kaya ayan, pinalawan ko po muna yung nyog doon sa palawan para po maalis yung balat para magaan po pagdala. Kasi nung bata pa po ako kasi yung laging kasama pagkukupra. Kasi ako yung panganay. Ako yung nahasa po sa mga trabahong bukid. Kaya iyon po, nakikita ko naman sa tatay ko yung pagpapalaw. Minsan nagka-try ako. Tapos, ngayon ay nung pizza dos, sabi ko, try ko nga kung marunong pa ako. Marunong pa naman. Pero po, mahirap din yun. Ingatan po talaga yun kasi matulis. Pag nagkamali kayo ng diin doon sa nyog, posibleng yung kamay nyo po yung doon sa tulis ng kahoy. Kasi yung niyog po, mayroong malambot lang yung balat ng niyog, mayroon naman po napakakunat. Lalo na po yung pagmagulang na or laya na sa Bicol, makunat na po yun balatan. Mas maganda yung medyo hilaw pa na niyog kasi malambot pa siya pag binalatan. Ayan mga plantito-plantita.
Tapusin na po na, muna ito ni Plantita Joy at magluluto na po ako kasi para makapag-start po ako ng trabaho agad. Ngayon po ay Martes Santo, April 4. Kaya kailangan ko na rin po magmadali. Napakadami nito. Ayan, punong-puno. Para po bago ako mag-umpisa naman ng trabaho. Ayan mga plantita. Kaya po talaga maagang gumising po si Plantita Joy upang ngayong araw po ng April 4 ay marami po akong magawa. At yun nga po, natapos ko na pong gawin ang ngayong araw na ito ng April 4 yung maiayos ko po yung isang driftwood na maiturno ko po doon sa nauna ko pong nagawa. At ito po mga balat ng niyog na nakaready na po at ito naka-chap-chap na pa-cubes ay ito po yung gagamitin ko po upang maisaayos ko po yung mga halaman na nasa 3 years na almost 2 years na pong mga halaman ko na hindi ko napapalitan at wala na pong magapangan yung mga ugat. At talaga pong kawawang-kawawa na sila mga plantito-plantita at kailangan nila ng ayusin, ayan. Pagandahin ulit, ayan. Kailangan nilang i-replant, kailangan nilang bawasan ng dahon, i-rehab, ayan sa madaling sabi para maging maayos ulit sila kasi kawawa naman at maganda din yung bulaklak nun. At after ko silang itanim kasi napakadami, saka ko na lang po iisipin kung saan ko sila ilagay kasi yung halaman po na yun ay hindi po pwede sa mainit. Kailangan ay sa tamang init lamang po. At eto na yung gagamitin ko. Hindi na po ko gagamit ng lupa kasi ang hirap din ng lupa maghuhukay-hukay kasi ayan mabigat. Saka dito sa akin ay ayoko ng hukay-hukayan pa masyado yung bakurang ko kasi hindi maganda ayan. Tapos ito yung gagamitin natin mga plantito-plantita. Ayan, samahan niyo po ako. Kaya, ayan, kunin ko na po yung mga halaman na kailangan ko pong maisaayos po. Ito po yung mga plantito-plantita. O, tingnan niyo po. O, kawawang-kawawa naman. O, halos wala nang ayan po, wala nang siksika na sila. Hindi na po makahinga. Kailangan na po nitong propa para po makabuelo. Bali, ayan mga plantito-plantita. Ito po kasi, ganitong variety po ng bromeliads. Ay, ayaw talaga nito sa mainit. Eh, nagkataon yung napaglalagyan nito ay talagang mainit na. Pero nung time, wala siya masyadong init. Pero ayan, tapos may parts na hindi naman siya nasunog. Pero may mga parts na talagang kitang-kita po yung sobra silang nabilad sa araw. At talaga naman pong kawawa na. Kasi tulad po nito, oh. Halos wala na, hindi na makahinga eh. Tapos sira na din ang pot. Itatanim ko po ito dito lang sa ganito pong pot. Ayan mga plantito-plantita, bali, ito yung gagamitin ko, yung mga pinagtaniman ito dati ng croton, yung mga pinapalaki ko. Hindi ko na siya mga plantito-plantita huhugasan pa ng isa-isa kasi sobra nang maaabala ako nito kasi ang dami ko talagang dapat gawin. Bali, hindi pa ako gagamit ng lupa, puro lang po balat ng niyog. At ito, mawawala na lang yan pag siging ulan. Thank you.
Bali dito ko po pinosisyon itong mga bago ko pong inayos na mga halaman ko at ayon, hindi ko na po nalinisan pa ang pot kasi talagang hindi na po kaya ng oras at talagang nag-start ako magtanim ay pakapananghalian. Inabot na ako ng gabi kasi nakita nyo po doon sa unahan ng video. Kailangan ko talagang isa-isahin yung bawat suloy na may mga sirang dahon, tuyong dahon, kailangan alisin at ang dami po talaga nilang tinanim ko. Kaya iyang pat na yan, pag umulan-ulan or pag nagdilig ako ng halaman, ayan, pwede ko nalang ispray-isprayhan para luminis. Kasi talagang sa dami po ng aking mga trabaho, dito lang po sa garden ay halos kulang na po. Halos dito na po nauubos yung oras ko. Kaya alam ko, ayan, baka magsabi, ayan, ang dumi ng, ang dumi ng pot. Pero hindi naman siya, as in, yung dumi niya is natural naman kasi mga nakapatong ito dati sa lupa. Kaya may mga ganyan po. Pwede naman siyang linisan, lalo kung kaunti lang yung tatanimin, siguro mga 10 pots or kaunti lang talaga yung gagawin sa garden. Dito po kasi sa aking garden, batid yan ang aking mga viewers mula sa simula na talagang hindi po biro yung trabaho ko, yung obligation ko sa pagmimintin po ng aking mga halaman. Kaya nga po ito umabot ng 2 to 3 years bago ko po naasikaso itong mga plants kasi hindi pa pandemic, halaman ko na po talaga ito. Lalong-lalo na po ito kasi galing pa ito sa friends kong nasa Mindanao na, kaya talagang napakatagal na nito mga plants na ito. At eto, sayang ito, hindi ko siya naparami. Ayan, isa lang. Buwan po bago malanta yung bulaklak niya. Mayroon lang siyang isang suloy. Ayan po. Kaya nandito sila sa may unahan. Kasi ito yung mga variety na medyo hindi katulad nung pula na napakabilis po nun magparami. Ito, okay lang. Tama lang yung pagpaparami nitong violet. Ayan. Purple. Ay, ano ba yung bulaklak niya? Yan po, ganyan. Hindi ko lang maano kung... Hindi naman siya violet eh. Pusya. Ayan. Pero ayan, yung yellow, mas talagang ang hirap po nito magbigay ng suloy. Ayan po yung... dito ko... Ayan po yung ayos ng nilagay ko po dito sa kabila. Hanggang po yan doon sa kabila din po. Oh. Dito po sa kabila, ayun, mayroon pa rin po nitong... ganitong variety at mostly talaga napakarami po nitong ganyan. Ito po kasi ay bromeliads, kapamilya, pero talagang may ID talaga ito. Pero until now, sa ilang taong kong pag-aalaga nito, hindi ko pa rin po alam yung exact ID po ng ganitong bromeliad. Maganda po ito kasi mabilis po siya talagang dumami. Ayan, masasawa kayo. At saka maganda yung bulaklak niya po. At ang isa pa pong kinaganda nito ay mabilis din naman talaga siyang mabuhay. Yun nga lang po, ang ganitong variety na sabi ko na po doon sa unahan ng video, yung tama pong pag-aalaga nito ay syempre, hindi po sila pwedeng ilagay natin sa direct sunlight or talagang pwede pa yung morning sunlight. Pero yung noon hanggang afternoon na init ay talagang sunog po ang dahon nila. Tulad po nung nangyari doon sa pinag-alisan ko doon sa may likod ng kubo. Dati po ay nasa shady doon. Kasi dati po nung time kung natatandaan ng iba kong viewers, mainit po doon. Mainit. Kaso lang nagiba na yung mga napag anuhan ng net na... yung mga napagtalian, kaya ayan na ano sila. Mayroon naman doong kahoy na rambutan pero talagang napakainit po doon at dito pa rin po sa kabila, ayan pa din po. Ayan, minamadali ko na po kasi baka kung mag music na naman po ang aking mga kapitbahay kasi normal na po sa probinsya yung nagmumusic ay hindi ko po ito maitawid. Kailangan ko na itong ma-edit at mapagsama-sama yung mga cut-cut na video para po hindi magulo sa cellphone ko kasi ang hirap din ano pag magulo na yung mga video-video na sabog-sabog. Pero ayan po yung ano niya. Ayan naman yung dito sa kabila. Ayan po. Ganyan na po yung ayos dito sa may pathway ko. Ayan na po yung
nadagdag na plants. Ang kinaganda po pala mga plantito plantita, bakit ko ito dito nilagay? Kasi malaking tulong po itong mga nagkakahoy ko ng kruton. Sila po talaga yung magbibigay po ng shade dito sa kabilaan po na ito ng mga nakalagay ko po na halaman, itong bromeliads nga po. Talagang pagtanghali po hanggang hapon, makulimlim, malilim na sa mga pagilid, sa mga tabi-tabi po ng mga croutons. Kaya malaking tulong sila para dito naman sa mga halaman na ayaw sa init. Kaya very useful maliban sa maganda dito. Maganda sila dito sa may pathway ko. Talagang nagbibigay na po sila ng shade. Ayan, mayroon din kasi ditong amhi. Tsaka yung lunggan siguro yung isa, pero hindi naman nagbubunga. Sila na po yung nagbibigay po ng shade. Kaya, ayan na po yung ayos dito ng mga napropa ko na ito. Ayan. Ngayon ay April 5. Ayan. Siguro ma-upload ko pa to, baka mga third weeks pa kang April. Ayan mga plantito-plantita, sana po ay na-enjoy ninyo itong aking pagtatanim at pag-aayos po nito ng mga halaman na ito. Ayan, na-share niya din ni Plantita Joy na yung ganitong halaman na pakita ko po sa inyo once na ito ay napabayaan at nalagay sa may mainit na bahagi ng ating garden. Ayun po yung mangyayari. At eto, madali lang naman yung pag-aalaga nito. Basta lang po huwag nating ilagay sa direct sunlight. Sa morning sunlight lamang po, kasi talagang mahina yung dahon nila para i-absorb yung init ng araw na tumatama sa kanila. Ayan po, thank you so much po sa lahat ng aking subscriber, sa lahat ng aking mga viewers, mga nadadagdag na subscriber, thank you so much po sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.